Mura pa mga sir subscribers, no? So ngayon guys, no, inyulit tayo ng update po sa ating Mahalima, no? Siyempre, isa po si I'm Pop Price po na sa pinapanood natin ito guys, no? So ayun, all this video is credits po kay Mr. I'm Pop Price. Hindi ko lang alam kung Mr. or Miss, hindi ko alam, hindi ko pa kasi talaga nakikita si I'm Pop Price. As in, no? So ayun, all credits po sa kanya ito, no? And ayun, lahat po na, eh, ramil lang po natin yung mga videos niya para makita po ng mga updates po sa ating Mahalima, no? And ayun, no, kuya, kung gusto niyo pong makita po ng mga ganda closing, mga solid na videos, no, subscribe kayo and ring yung notification bell kay I'm Pop Price, no. And ayun naman, gusto ko lang kasi makapanood po ng ano update sa ating Mahalima. So hey guys, ayoko nang patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Let's go, I'm Pop Price. The new single of the P-Pop Kings, SB19, is trending worldwide, where they collaborated with two international music producers, Terry Zhang and Grammy nominee Ian Asher. According to the World Music Awards, SB19's latest collaborative single, Moonlight, has officially entered the worldwide iTunes song chart at spot number 10 on its first day. The song also landed at number 26 on iTunes Europe, Ooh. After reaching number 1 on iTunes in 7 countries and is number 29 in the US. Hey. Upon the release of the song, SB19 achieved a new peak of number 40 on the Global Digital Artist Rank, marking the highest position ever attained by a Filipino group in the history of the Global Digital Artist Chart. Damn, guys. Ako guys, ha, ito, tingin ko lang to. I think yung ating Mahalima naman is, alam mo yun, pag gumagawa sila ng music video or kanta, for me, hindi nila iniisip yung kailangan mag number one tayo sa bansan to, kailangan mag number one tayo palagi, no. Hindi nila iniisip yun. Tingin ko, this, ito yung po yung mindset ng ating Mahalima, no. Talagang gusto nila is makapag-produce po ng magandang kanta, makapag-produce ng magandang music video, makapag-produce ng napakagandang steps, again, sobrang ganda po ng Moonlight choreography, no. And then, no, ayun yung nasa isip nila, no. Kasi kung iisipin nyo po, kailangan mag number one tayo palagi, no. Kasi, parang ano eh, hindi magiging ano, natural. Kasi, ganito yan eh, pag iniisip mong palagi na gusto maging number one, no, ang tendency niyan is parang magiging eager ka na, okay, ganito gawin natin. Like, gayahin na ito kasi nangyari, ganito yung ginawa nila para mag number one, eh, diba? Pero kung hahayaan nyo lang po na talagang gusto nyo lang is makagawa ng magandang musika, magandang, or kahit anuman, magandang outcome ng performance nyo or sayaw, no, magkakaroon ka ng, ano, ng kalayaan, no, na gawin yung gusto mo, no. And pag nagkaroon naman kayo ng kalayaan na gawin ng gusto mo, basta gusto mo yung ginagawa mo, parang ma-appreciate niya ng mga tao at may kita nila yung puso mo sa trabaho mo na yun, sa ginawa mo na yun, no? Kaya kung kaya to, advice ko lang sa inyo na, no? Kung may gagawin kayo, huwag niyong hangarin agad na kunyari gusto niyo mag-artista, gusto niyo agad sumikat, no? Gusto niyo gumawa ng isang pagkain pero gusto niyo agad sobrang sarap, no? Wag. Pagkagawa po kayo ng isang bagay, dapat ano lang, gusto yung dapat yung gusto niya lang, yung ano niya, yung dahil gusto niyo yung ginagawa niyo, no. So ayun lang, advice ko lang sa inyo, no, kasi nakuha ko lang din yun sa advice po yun ng isa sa aking mga solid na choreographer, guys. So nung habang nagsisimula ako, no, sinabihan kami na huwag kayo maghahangad na maging number one agad, no. Basta kailangan isa puso niyo yan, kusa na lang yan, basta mahal mo ang ginagawa mo, magulat ka na lang, uy, nag number one na pala ako, no. Parang ganun yan, guys. And ganyan yung ating Mahalima, no. And share ko lang naman sa inyo, guys. Let's go. Charting back. And kaya ko lang sinare sa inyo yun, guys, dahil yung sinasabi ko choreographer is naging choreographer din po ni Stel, you know. And you know, shout out kay Kuya Weng, no? Let's go. Choreographer naman yan ni Stel before. Back on iTunes in different countries has certainly propelled SB19 to a new level. In other news, international music producer Ian Asher hinted that he will soon perform with SB19. This was revealed when Ian Asher replied to a fan's comment on one of his videos, stating, "Thank you, I'll perform with them soon." Ooh. Although the when and where of their joint performance wasn't disclosed, it's definitely something to look forward to. Paolo Valenciano, executive producer and head of media channels at Billboard Philippines, left a comment about SB19 Moonlight music video. In case you didn't know, the creative director of the Moonlight music video is none other than Justin of SB19, who has already proven himself to be one of the best in terms of creative minds in the P-pop industry. Just like their fans, Paolo Valenciano was also amazed by the music video's quality, leading him to leave a comment praising Justin for his excellence. The Moonlight music video has already garnered 900,000 views and is currently trending at spot number 2 on YouTube Music. The group's blessings aren't stopping there, as there will be 3 more new brand sponsors for the boys. Ooh. The first one will be Ideal Vision, which was already revealed before, and they Ideal Vision. Baka naman.
also sponsor the group's eyeglasses, which they used in the Moonlight music video. The second new sponsor of SB19 hasn't been officially announced yet, but they're already dropping hints. In their latest post, a member of the group, well, it's clearly Josh, can be seen wearing an apron with the brand's name. Although it's not yet confirmed whether it's for Josh only or for the whole group, this is still something worth celebrating. The third potential new sponsor is Strepsils Philippines. However, it's important to note that this is not confirmed yet, but it's highly likely. Strepsils Philippines recently made a post on their social media account transforming their brand logo to resemble SB19 new logo, with captions taken from Moonlight lyrics. Whether it's just their way of showing support galing, for the boys, ang creative nito guys ha. Ang creative nito, napaka-clever nito. Philippines recently made a post on their social media account transforming their brand logo to resemble SB19 new logo. Yung Strepsils yung kayo logo, pero tayo nyo, parang meron siyang team pa rin ng Moonlight nila na kanta. With captions taken from Moonlight lyrics. Whether it's just their way of showing support for the boys or there's already a deal between the two parties, it's certainly generating excitement among fans. With all these achievements that the group is receiving right now, SB19 Stell can't help but be emotional and thank their fans for their overwhelming support. Lord, grabe, thank you, Lord. Hindi ko talaga in-expect yung mga ganitong bagay, Lord. Sobrang, sobrang blessing. Kung hindi talaga dahil sa SB19, hindi mangyayari yung mga ganitong bagay. And of course, syempre, grabe rin kasi kayo eh, yung support nyo eh. Grabe rin guys, hindi ko, namunti ko naman, kundi dahil sa SB19. Naalala ko lang yung struggles nila yung sa ano, no, yung sa pangalan nila, ano yung, kailangan nila makuha yung SB19 na pangalan. Naalala ko yun, naawa ko sa kanila as in like, pinipresenta sila sa mga concerts or sa mga events as Josh, Pablo, Stell, Ken, and yan, Stell, no? Talagang, ano ba, sino ba? Josh, Pablo, Stell, si Ja pala, hindi ko napanggit kanina. No? And pinipresenta sila ng gano'n. Ang hirap, no? Grabe yung ano, yung, ano na nun, yung, tag dito, yung grind nila as in, like yung, as in yung paano nila, labanan yung every moment, yung every lapag nila sa stage, no, talagang nilalabanan nila, no. I think talagang sobrang heartbroken sila, no? Pero sobrang thankful tayo na balik nila yung pangalan ng SB19, no, kasi yung marka talaga ng SB19 is iba po talaga, no. So tuloy man nito bago tayo magtapos sa grabe taas nagkaroon siya ng mustache. Yung ano, blessing namin kayo, yung blessing sa amin. Okay. Thank you. I'm Pop Price, no? So, ayun, no? Naalala ko lang yung struggles nila. No? Napakahirap nun. Kasi, alam mo yun, pag ako, kahit ako nga, di ba? Pag ako naman, tulad ko, si Pointy Pills, no? Tulad ko, pag nawala yung pangalan ng Pointy Pills para sa akin, even though na hindi naman ganang kalakihan ko yung channel ko, no? Small-time channel lang po ako. Hindi naman ako kasi solid na 100,000. Masabi ko siguro na may palag na kahit paano yung channel ko pag 100,000 subscribers na ako, no? Pero sa ngayon, hindi pa ganun kaano, guys, no? Pero, ayun, no? Kahit ako pag nawala po yung pangalan ko na Point of Beds, parang, anong pangalan ko na, no? Kasi para sa akin, tumatak na po talaga yung pangalan na Point of Beds, no? And yung brand na Point of Beds, kahit pa paano po, sa ilan-ilang mga subscriber ko, no? Sa ilang mga viewers ko, no? Tumatak na po siya. Kahit sa akin, guys, no? Hindi ko ma-imagine, guys, kung ano yung papangalan ko sa YouTube channel ko, besides sa Point of Beds, no? Yun, parang mahirap yun. I think malulungkot din ako sobra na pag halimbawa mangyari yun, na mangyari man yun. Pero wag naman sana may mangyari ganun as in. Wag naman. Alagaan natin yan. No? And, yun. Gagawin natin lahat para po tayo hindi mag-violate ng kung anumang mga bagay-bagay. No? And ayun lang. Basta ayun lang guys. So, lagi nyo tandaan. Suportahan po natin ang ating mahalima. Suportahan po natin yung mga taong nakapalibot po sa kanila, no? And supportahan po natin yung mga tao. Katulad po yan, yung Pop Price, no? Na talagang supusuporta po talaga sa ating mahalima. No? So yun lang guys, kindly like, comment, share, subscribe. So DC Point of Insight, signing out. Business G!